Naghain po naman ng reklamong plunder o pandarambong sa ombudsman ng isang multi-sectoral group laban kay House Majority Leader Neftali Gonzalez II. Pinikaugnay sa muna'y maling paggamit ni Gonzalez ng kanyang pork barrel na umabot sa halagang mahigit sa 300 milyong piso. Papatrol Dominic Almilor. Mr. President, napakalinaw na report ng COA na hindi ginamit sa tama ang PDAF ni Congressman Gonzalez. Ngunit ang mga ito ay hindi lumalabas po sa mga pahayagan. Ito kaya ay dahil siya po ay miyembro ng Liberal Party. Higit isang taon mula nang patutsadahan ni Senador Jinggoy Estrada sa kanyang privilege speech ang kaalyado ni Pangulong Aquino na si Mandaluyong Representative at House Majority Leader Neftali Gonzalez II, sinampahan ng grupong Sentinels of the Rule of Law ng reklamong plunder ang mambabatas. Ibinatay nila ang reklamo sa Special Audit Report ng Commission on Audit mula 2007 hanggang 2009 sa umano'y questionable at maanumalyang paggasa sa mahigit 315 milyon pesos mula sa kanyang PDAF na idinaan sa iba't ibang proyekto sa LGU ng Mandaluyong. May mga financial at livelihood assistance umano na kung hindi man may ghost beneficiaries ay hindi natanggap ng mga nakalistang benepisyaryo. Questionable rin umano ang mahigit 263 milyon pesos na ginaso sa iba't ibang supplier. Napagalaman ng COA na ilan sa mga supplier ay walang business permit at hindi matagpuan sa mga nakadeklarang address. Ang tuwid na dana hindi lamang po para sa kalaban kundi pati na rin po sa mga kaalyado ng ating Pangulo. Whatever it is, in the first place I vehemently deny kung ano man yung mga allegations against sa akin. Minaliit din ni Gonzalez ang reklamo ng grupo lalo pat ibinasilang anya ito sa COA report. Sa report standing alone cannot be the basis of a criminal prosecution because at best, it's just a hearsay evidence. Ano? Ayaw tukuyin ni Gonzalez kung sino ang mga politikong posibleng nasa likod ng grupo pero handa siyang harapin ang kaso at sagutin ito sa korte. Dominic Almilor, ABS-CBN News.